Walang lugar ang sobrang pag-aalala sa buhay ng nakakaalala na ang Panginoong Hesus ay hindi lang buhay, kundi nananahan sa puso ng bawat mananampalataya. Maraming tao sobrang mag-alala. At kung tutuusin, marami naman talagang pwedeng katakutan sa buhay. Pero mahirap na gawain ang laging mag-isip at mag-alala. Ang ating pong pag-aaral ngayon tungkol sa pag-alala ng labis, when you worry too much. Pag sobra kang mag-alala, mamroblema, ano kaya ang dapat gawin? Salamat Panginoon dahil kayo'y buhay. At kayo ang buhay na siyang pwede naming asahan, pagmulan ng aming sigla, ng aming pag-asa. Turuan niyo po kami, Panginoon, na laging maalala ito. At ngayon sa aming pagtitipon, mangusap po kayong may kapangyarihan. Pauwiin niyo po ang aming mga pangamba, mga alalahanin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at linisin niyo kami sa aming mga karumihan. Punan niyo po ang aming mga kakulangan at paging dapatin niyo kaming tumanggap ng karunungan, pagpapala, pagpapalaya mula sa inyo. So we ask you, Father, to be the speaker. Enable us to bask in your glory, Lord, in your love, and to enjoy your presence, and to be liberated and empowered by your word. Speak powerfully. We reject all lies and falsehood in the name of Jesus our Lord, and may your truth set us free. Father, we thank you in the name of your Son, our Lord Jesus. When you worry too much, you might be having too much idleness. Pag ang isang tao, maraming panahong mag-alala, siguro maraming sobrang free time. Hindi masyadong abala, hindi masyadong busy. Sabi nga ng Handbook of Proverbs na tinipon pa noong 1855, an idle mind is the devil's workshop. Ang isip na hindi puno ng mabubuting bagay, pinupuno ni Satanas ng mga alalahanin at mga kasalanan. So ang dapat gawin kung sobrang maraming panahon para dyan get busy or get busier. Kaya marami po sa nagkakaedad na mas magpag-alalahanin. Warrior. Kasi maraming panahon mag-isip. Laging nakaupo, nanonood ng paglubog ng araw. Madaling araw pa lang ay mga gising na. At kuminsan ay hindi pinapayagan ng kalusugan nila na sobrang maging aktibo, marami tuloy oras mag-isip. Kaya maaari namang punuin ang isip ng ibang bagay at nang hindi magkaroon ng lugar ang pag-aalala. Pero ang maganda, lalo't pinapayagan pa tayo ng ating katawan, is maging abala sa pagkilos. Work! Because work tires our body and shuts off our minds. Try tiring yourself during the day with work, with exercise. Because moving good, moving well, is good for us. It gets our blood flowing. At naitataboy ang mga pangungulila, ang mga kalungkutan. Kaya mahalaga ang tao busy. Pero yung sobra namang busy, ganun din ang nangyayari. Because too much preoccupation can backfire. Sabi nga na, many fears are born of fatigue. Pag ang isang tao ay sobra-sobra din namang pagod, ang isip niya nagkakaroon din ng mga kalungkutan at alalahanin. When you worry too much, baka wala ka masyadong tanim na mabuti at natatakot kang umani ng itinanim. Baka marami ka pang tanim na masama, kaya nag-aalala ka tuloy. Kasi kung marami ka itinanim na mabuti, nananabi ka sa pagdating ng bukas dahil baka mamunga na ang mga itinanim mo. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Hindi tayo pwedeng dapat magpadaya kung ano itinatanim daw ay inaani. Kaya kung nakapagtanim na tayo ng maraming hindi maganda sa buhay, it's time to uproot bad plants. Pwede pa naman yung bunutin, may pag-asa pa. Kahit nakapagtanim ka na at nalaman mong damo ang itinanim mo, hindi maganda, bunutin. Stop doing wrong kung ginagawa yun at nagawa na. Repent and seek forgiveness. Maraming nabuburang utang pag humihingi tayo ng patawad at tayo ay nagpapakumbaba. At ang dapat gawin habang may panahon, magtanim ng mabuti. Kahit naman may edad ka na, marami pa rin oras para gumawa, magsabi ng mabuti. Ang old age nga, ang pinakamagandang panahon para ituwid ang mga liko, itama ang mga mali, at tapunan ng liwanag ang mga madidilim na bahagi ng ating nakaraan. When you worry too much, baka kulang sa pananalig. Perhaps, you're lacking in faith. Sa Matthew 8:24-26,
Without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us. We're going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Well, actually, rational naman at valid yung fear nila dahil malakas ang bagyo, sinasalanta ng bagyo at ng mga waves at mga alon at hangin yung kanilang sasakyang pangdagat. Hindi naman imposibleng matakot ka nun at hindi naman yun unreasonable. Pero nakita natin yung statement ng Panginoong Hesus dito, he equated fear with lack of faith. Kaya pag marami tayo mga takot at kinakatakutan, ang dapat nating siyasatin yung ating pananalig. We should check our faith. The more faith we have, the less fears. The more fears, it means the less faith. Sabi nga, faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. And if you're assured and you have evidence of God's goodness through faith, you will be much, much less prone to worry. Kaya si Pedro, nung pinalakad ng Panginoon sa tubig, nung siya'y nag-alala, natakot, siya'y lumubog. Matthew 14:29-31, "Come," he said, "then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, 'Lord, save me.' Immediately Jesus reached out his hand and caught him, 'You of little faith, why did you doubt?'" In both cases, yung lulubog na bangka at lulubog na Pedro, pareho silang sumigaw, "Lord, iligtas niyo po ako o iligtas niyo kami." At sila naman ay sinagip ng Panginoon at muling napanatag. So nakikita natin, pwedeng mangyari na mag-alala tayo, pwede tayong malibang na manghina ang pananalig, pero pag nararamdaman na natin yun na tayo ay tinatalo na ng takot, magpaligtas kay Jesus, manalangin, tumawag, dahil yung example, nakita natin, ang tumatawag sa Panginoon, sinasagip niya. Kaya kung misa't nakakalimot tayong manalig, nakikita mong ninenervyos ka na pala, takot na ang naghahari sa iyong buhay, pangamba, anxiety, even panic, remember Jesus and call upon Him. Siyempre, nakakapanik yung lumulubog ka sa tubig, tulad ng panic ng maraming taong iba't ibang korte at hugis at kulay, but the Lord is still Savior of all our worries and Savior from all our concerns. When you worry too much and you think that your faith is a problem, then ask for more faith. Humingi. Kuminsan ang ating mga panalangin parang grocery list, shopping list, hingi nito, hingi nun, maganda idagdag dyan yung bagay na hindi material. Humingi ka ng karagdagang pananalig, tibay ng pananalig, sapagkat yung taong may tibay ng pananalig, kahit anong bagyo ang dumating, kahit anong warning at signal ang marinig, hindi siya nababagabag. Mag-alalaman, konti lang. Hindi siya natatalo at hindi siya nasasakal ng takot. Kaya ang sabi ng mga apostles sa Luke 17:5, increase our faith. Yan ang panalangin nila sa Panginoong Jesus. Sapagkat napatunay ang kulang ang pananalig nila, ang hiningi nila, dagdagan yon. It is very important for us to practice faith. Habang ito'y pinapractice mo, you put it to use, lalong tumitibay, lalong lumalalim ang ating pananalig. Kung tayo mapag-alala, baka kulang sa kaalaman sa mga pangako at salita ng Diyos. Kung alam kasi natin ang mga pangako at salita ng Diyos, halos lahat ng concern natin covered. And I dare believe every concern is covered. Nung nananalangin itong si Solomon sa Panginoong Diyos, masdan natin ang kanyang paggunita sa mga pangako ng Diyos sa langit. 1 Kings 8:25. "Now, Lord, God of Israel, keep for your servant David, my father, the promises you made to him when you said, 'You shall never fail to have a man to sit before me on the throne of Israel.' If only your sons are careful in all they do to walk before me as you have done. And now, O God of Israel, let your word that you promised your servant David, my father, come true." Malakas ang loob nitong Solomon na humingi sa Diyos sapagkat alam niya ang pangako ng Diyos sa kanyang tatay na si David. Kaya sabi niya, "Yung mga ipinangako niyo po sa ama ko, tuparin niyo, O Diyos." At pagka ang Diyos ay pinapanilalapitan natin na ang daladala natin ay yung pangako niya mismo at salita niya, ay nakakatiyak tayo na yun ay i-honor
because God will always honor His word. Solomon, knowledgeable of God's promises to his father, claims it. So it's important for us, bago dumating ang worry, bago dumating ang fear, to know, then to claim and apply God's provision. Hindi kung kailan ka na nag-aalala at natatakot, doon ka pa maghahanap at mag-aaral, baka sa kalituhan mo, wala kang makita. Kaya mahalaga, mag-aral na agad. Sa uluhin ng mga salita ng Diyos, at i-quote sa sarili mo, i-quote sa pinoproblema mo, ang mga pangako niya. Bagamat kung hindi mo yung nagawa, may problema ka na, naghahanap ka pa rin, kapakipakinabang pa rin yun. Pero tiyak na kapakipakinabang lalo kung ginagawa natin before the need arises.